Welcome to Lutong Bahay with Nanay. Ngayong araw, matututo tayo kung paano magluto ng isda. Ngayon, ang isda ay banak. Ow, ow. Hinay-hinay, everybody. Medyo pagkatapos nyo ilagay, maglayo kayo kasi grabe yung talsik niya. Grabe yung talsik. Yung mga mata natin, ako, Diyos ko, bibay. Okay, Ate Chona, may mga advice ka ba para sa viewers, para sa pagtumatalsik, yung pagkain? Kailangan, pagkain yung tumatalsik, ingatan lang, alagi ang mata. O, diba? Sabi ko nga, yung mata eh. Di ba na yung mata, ano, pagtumatalsik talaga. Buti ka pa, apat yung mata mo. Kaya mo, okay. So, ito yung isura ng banak. Nilagyan na siya kanina ng asin. At saka, yung secret natin. Magic sarap! Nako, si Ate Chona. Alam na natin yung sikreto niya. Tapos ano to? Ano to, Ate Chona? Ano ito. Ah, yung ano niya, yung tawag doon? Miso. Miso yan, miso. Okay. Ay, hindi yung mga pakain ko yun. Kakain, kumakain ka niyan? Oo. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. Yan ba yung gusto mo na parte? Ang isda? So, naging luto na yung isda natin. So now, balikan natin tong banak natin. Paano malalaman kung time na siya na i-flip over? Pag medyo brown-brown na yung kulay niya doon sa skin part. Ano ba sabihin yan? Ate Chona? Doon sa part na balat niya. hindi yung balat. Yung loob niya. Ayaw yung loob niya. Yan. Pag medyo brown-brown na, then pwede nyo na ibaliktad. Ingat-ingat lang. Yan, naluluto na siya ngayon. So, okay. At ito na yung banak natin na natapos na. Okay, so ganun lang. Kabilis. Well, mabilis lang siya because few minutes lang kailangan para magluto ng isda. Mga 20 minutes. Crispy na siya. Pero ingat-ingat sa inyong mga precious na mga balat. There you have it. Thank you for watching this video sa Lutong Bahay with Nanay. I'll see you in the next video. Mm-hmm.